Subatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, kapatuhanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahweh. Isang magandang araw po sa bawat isa. December 23, 2018 tayo po. Ang paksa po natin ngayon ay ang Pasko daw ay para sa mga bata. So dalawang araw na lamang po at Pasko raw. Para doon na lang daw sa mga bata. Kasi sa mga matatanda, hindi na nila wika sinisilibrate, kundi doon sa mga bata na lang. Muli po magandang maga. Umaga po sa inyo lahat. Let's visualize a lie. Ano ba yung lie o yung kasinungalingan? Ang kasinungalingan po kasi ay parang isang bula. Yung bubble. Bubbles flying in the air, yung bula na ating nakikita, minsan may malalaki tayong nakikita mga bula. Lalo ngayon sa mga party-party, pagka yung bula na yan, ginawa nila, nakikita mo ang ganda, may rainbow color ho yan eh. Yan yung bubbles na yan o yung bula, yung walang laman siya pero may hangin. Isa sa katangian niyan ay madaling mabutas. Very light siya. Yung iba, malalaki nga. Kaya lang, ang buhay niyan, maliliit. Ayun. Medyo na wala ko pala yung mic. So, yung bubbles only take our attention. Kumbaga, nagiging attraction lang sa atin yung bula o yung bubbles. Pero ito yung nagtuturo lang ng isang kasinungalingan. Kasi, kumbaga, wala ka naman talagang mahihita eh. So yun, binivisualize ko lamang ho dito yung bula. Ngayon, bakit ko ba ho nasabi na kung ano yung kasinungalingan? Kasi po ang mundong ito ay namumuhay sa isang napakalaking kasinungalingan. Gaya nga po nung paksa natin na yun daw Pasko ay para na lang dun sa mga bata. Ibig sabihin, ipinagdidiwang ng marami yung Pasko para na lang dun sa mga bata. Ayan. Ano ba yung katotohanan dito sa Pasko? Kasi o yung Pasko, gaya nga po nung ating na pag-aralan, mga nakakaraan, ay talagang inimbento lang talaga ho ng maraming tao. At wala ka namang talagang mababasa. Yun ho bang kasinungalingan o do lies destroy? Ito ho ba'y talagang makasisira? Opo. Marami hong pangyayari sa buhay ng tao nagsimula doon sa yung halimbawa paghihiwalay ng isang mag-asawa, lalaki, babae, dahil sa kasinungalingan, nagkaroon sila ng kaguluhan. Doon sa tinatawag nating Garden of Eden, kung wala po yung kasinungalingan, hindi magkakaroon ng kasalanan. Dumating yung kasalanan dahil doon sa kasinungalingan ng Diablo. At ito yung layunin talaga ng Diablo sapagkat sabi nga dun sa Juan 8:44, siya yung ama ng kasinungalingan ho eh. John 8:44. Kayo sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin, siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una at hindi nanatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya sa ganang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Isa-isahin ho natin. Ano ba yung kasinungalingan? Kung sakali, halimbawa, na sinasabi nila na yun daw Pasko ay para na lang doon sa mga bata, isa-isahin ho natin. Ano ho ba yung Pasko? Ano ho ba yung pagkakaiba noong Jesus na ipinanganak noong December 25 at noong Kristo na nakalagay sa kasulatan? Ano ba ang pagkakaiba nila?
Una, unahin natin muna yung ipinanganak noong December 25. Ito daw ho yung Jesus, ha? Unahin muna natin. Anong pagkakaiba ng Jesus na ipinanganak ng December 25 at ipagdiriwang halos ng buong mundo itong darating na December 25 at ng Kristo na naandito sa kasulatan? Number one, December 25, fictitious o hindi totoo, walang katotohanan na ipinanganak yung Kristo. So, inuuna ko muna ho yung Jesus, ha? Jesus na ipinanganak noong December 25. Ikalawa, tatlong hari yung dumalaw pagkatapos na siya ipanganak. At ikatlo, nagsulputan ngayon dyan yung sinasabi nating Santa Claus. Ano? Ikaapat, kapag sumapit na ho yung Pasko, kinakailangan yung mga bata, merong lahat ng bago. Bago sapatos, bago damit, lahat bago. Kasi pagka wala kang bago, walang bago yung bata, eh parang nagiging kawawa. Ano? Dahil, kasi kalimitan talaga, puro mga nakabago yung mga yan. Eh. Ikalima, ipinagdiriwang nila yung Holy Incense Day na nangyari. Di umano, pero nyo, ultimong yung pagpatay dun sa mga paslit, dun sa panahon ng pagsilang, eh, isinisilibra nila. Kailan ba isinisilibra? December 28. Ano? December 25, Pasko. December 28, nung daw, Holy Innocence Day. Ano ho ito? Yung pagpatay dun sa mga batang inosente. At pumatak daw ang wika ito nung A-28. Ano? Sinilang yung Jesus. And then pagdating nung A-28, pinapatay dalawang taon pababa ni Herodes. Ayan yung mga istorya. Ika-anim, exchange gifts. Yung tinatawag na palitan ng regalo. Ito yung nakapaloob doon sa kapanganakan nung Jesus na ipinanganak noong December 25. Ikapito, yung tinatawag na Noche Buena o December 24 ng gabi. Ayan. So, inakailangan na andun lahat ng masasarap na pagkain, mga litsyon, lahat, hamon, talagang paghahandaan nila. Yung December 24 na yan, na ang tawag naman ay Noche Buena. Sa Latin ho ito kasi ay good night, kung tawagin mo yan. Noche Buena, literally, the good night. Traditional family dinner, na andyan na yung lechon, ano, yung tinatawag nilang masasarap na mga kainan. Magtitipon-tipon lahat ng pamilya pagdating noong tinatawag na Noche Buena. Andyan na rin yung Christmas tree, Christmas lights. Yan yung nakapaloob doon sa kapanganakan ng Jesus. Ano? Yung Christmas tree, sino ho ba ang nakaimbento niyan? Ang nakaimbento niyang Christmas tree ay si Martin Luther. Sino ba si Martin Luther? Ito ho ay isang monk o priest pare. At naimbento niya nung naglalakad siya patungo doon sa kanyang bahay, pagtingala niya, nakita niya na maraming bituin na kumikinang-kinang. Tapos, naisip niya na yan yung Christmas tree. Yan yung kauna-unahang Christmas tree. At yan si Martin Luther, yan yung reformist. Siya yung nagano ng protestante. Siya yung nagpasimula. Umalis siya sa pagiging katoliko na bilang pare, naging ako ng protestante. Yan ho yung nag-umpisa. Kailan nagsimula yan? 1536. Ewan ko kung alam nung mga naggagawa ng Christmas tree itong ibinibigay ko o dinidetalye kong kwan. Mukhang hindi ho. Kasi ang nangyari ho dito, gaya-gaya system lang. Kung ano yung kinagisnan, edi yun yung kinalakihan. Ngayon, ang tanong, kung sa mga bata lamang yung Pasko na tinatawag, parang ganito lang yan, yung malaking kasinungalingan, pilit mong ipalulunok dun sa iyong anak, dun sa iyong apo, o sino mang bata. Kasi isang malaking kasinungalingan ho yan eh, yung December 25. Napakalaking kasinungalingan.
Kaya nga, ganito lang ang sistema yan. Kung isa palang malaking kasinungalingan yan, at sasabihin mo na para sa mga bata, ang alin, yung isang malaking kasinungalingan, ewan kung tatanggapin ninyo. Ha? Na ibibili mo siya ng damit. At, kumbaga, lahat ng bago, ibibigay mo sa kanya. Ano mangyayari ngayon? Eh di, palalakihin mo siya doon sa isang kasinungalingan. Kasinungalingan o yan eh. Ngayon, para maintindihan natin, kung ito pala ay isang kasinungalingan, yung December 25, ano? Ang kasinungalingan kasi ay falsehood, tale, or misrepresentation, untruth. Sabihin, mali, deceit. Ano ba yung deceit? Panlilin lang, pandaraya. Kasinungalingan, or dishonesty. Ipalulunok mo doon sa bata na walang muwang yung December 25. Ano? Kumbaga, isusubo mo sa kanya yung isang napakalaking kasinungalingan na hindi naman pala kailan man itinuro nung unang siglo. Kasi, yung Christmas tree, 15 century. Di ba? New Year pa po, di ba? Ano na? Yung New Year pa. Ah, meron pa ho yan. Ayan naman yung tinatawag na medianoche. Wala rin ho yan eh. Wala rin talagang mababasa sa kasulatan. Iba pa lang yung medianoche. Oo, magkaiba ho siya. Puro Spanish word ho yan. Na ang kalimitan sinasabi, ay di yun nga. Good night. Yung panghating gabi ho kasi yan eh. Ngayon, napakarami ho ang namumuhay sa kasinungalingan. Kaya nasabi ko nga, ano ba ang pagkakaiba nung Jesus na ipinanganak nung December 25 at nung Kristo na nasa kasulatan? Malaki ho ang pagkakaiba. Napakalaki ang pagkakaiba. Ngayon, kung isang malaking kasinungalingan yung December 25, ano ba ang sabi dito sa Exodo 23:1? Ba, meron kang apo ngayon. Yung nanay, hindi mananampalataya. Yung tatay, hindi mananampalataya. Anong gagawin mo ngayon? Eh, sabi dito, eto, maraming hindi nakasusunod dito. Ikaw, halimbawa, mananampalataya ka na. Kumbaga, napakinggan mo na talaga ang December 25, eh, walang katotohanan, kasinungalingan. Para bang ang mangyayari ngayon kung pahihintulutan mo, ano ang ginagawa mo? Kunay bans. Nakikipagkunaib ka. Sumasang-ayong ka doon sa ginagawa nila. 23:1. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Eh kung kasinungalingan pala ho yung December 25, pagkatapos sasabihin mo, hindi Brad, sa mga bata na lang yan. Ano mangyayari sa'yo? Eh di namumuhay ka ng kasinungalingan. Kasama ka pa rin. Kasama ka. Hindi ba? Dapat pagka ganon, saan mo ba nabasa? Na yung December 25, pinanganak yung Jesus. Meron ka ba nabasa? Eh, basta, ito yung aming... Eh. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, naituro natin sa kanila, nung maliit pa, pilit nating isinaksak sa kanila yung December 25. Hindi, Fred, kasi ano lang, kasiyahan na lang daw. Wala rin mo. Anong kasiyahan na meron doon? Yung daw kasiyahan, meron silang pambili. Ah, may panahon. Pwede naman noong, pwede ka naman bumili, hindi naman pinagbabawalan eh. Huwag naman itaon doon sa ganung araw. Doon sa ganung araw. Kasi doon lang sila meron mga buro. Marami ho eh. Hindi, kumbaga pwede mo namang tikisin muna saglit. Para lang hindi ka makagapay dito sa mga paganong... Meron naman mga damit na pwede isin. Oo! Eh kasi nga, hindi kain pagka wala kang bago. Di ba? O, maliwalag yan ha. Ang utos, huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makipagkayari sama-sama na maging saksi kang sinungaling. Paano yung magkayari, Fred? Makiisa? Makiisa, makisama. Makiyari, ang lalim isa. Makiisa ka dun sa mga kasinungalingan. Eh, katulad natin, sinasabi natin, tayo mananampalataya. Nagbabasa ka sa ng kasulatan. Tapos sasabihin mo na, "Hoy, Brad, sa mga bata na lang yung Pasko na yan." O di, parang lumalabas, nakikipagkayari ka rin doon sa kasinungalingan. No.
23:7 ng Exodo. Layuan mo ang bagay na kasinungalingan at ang walang sala at ang matuwid ay huwag mong papatayin sapagkat hindi ko patotohanan ng masama. Layuan mo ang bagay na kasinungalingan. Eh, kasinungalingan yung December 25 eh. Kaya sabi niya, layuan mo. No. Ano ba ang mangyayari kung halimbawa ikaw ay namumuhay doon sa kasinungalingan? Marami akong pinanonood na mga na mga sarit-saring mga drama. Yung sinabi ko kanina sa inyo, yung isang mag-asawa, lalaki, babae, bakit ba humahantong sila doon sa paghiwalay? Dahil sa kasinungalingan. Yun yung punot dulo. Hindi naging tapat yung babae, hindi naging tapat yung lalaki. Ano? So kasinungalingan. Yun ang punot dulo. Kung bakit? Ganon din. Yun din na naging punot dulo doon sa Jardin ng Eden eh. Kung wala yung kasinungalingan na sinabi ni Satanas, hindi magkakaroon ng kasalanan. Kaya nga nagkaroon ng kasalanan dahil doon sa sinabi ni Satanas na kasinungalingan. Di ba? So ganon din hanggang ngayon. Ganon pa rin ang nangyayari. Ang reliyon, punong-puno ng kasinungalingan. Walang reliyon o sekta na hindi gumamit ng kasinungalingan. Wala. Lahat. Lahat sila. Hanggang ngayon, oh, lahat gumagamit sila ng kasinungalingan. Walang reliyon. Walang sekta. At kaya nating patunayan yan. Ano bang kasinungalingan nila, Brad? Ano bang kasinungalingan sinasabi nila? Ayan, katulad yan. Siguro, ipaliliwanag ko sa inyo sa Kululoben, sa 30 ng Disyembre. Kung ano yung napakalaking kasinungalingan na ginamit ng reliyon. No. 19.5. Ano mangyayari kung sakasakali? Nang kawikaan. 19.5. Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan at ang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay hindi makatatanan o makatatan. Ibig sabihin, hindi ka makatatakas. Ano? Ayan o. A false witness shall not be unpunished and he that speaketh lies shall not escape. Hindi alam ng marami ito. Akala nila isang maliit na bagay lamang yon na may anak ka, meron kang apo, maliit pa sila, pero isinasaksak mo sa kanila yung isang kasinungalingan. Kaya nga, brother, ang hirap makisama ano, tulad ng family, kasi hindi prosedido. Sabi ko naman, January 3, handa ko, bakit? Birthday ni mama, ano ba naman, pati-patay ba naman, handaan mo? Hayaan mo na, alala ko lang yun. So yun, at least, nasasabi natin sa kanila yung mali nila. Baka naman loobin naman ni Yahawa na buksan siya ng kaisipan. Kasi unang-unang magiging ehemplo tayo dito sa mga nangyayari. Kasi minsan, bakit? Kaya nagiging tampulan ho tayo kung sakasakali minsan. Eh bakit sila? Bakit sila? Kumbaga, nakikita pala sa iyo na yung ginagawa namin, ginagawa mo rin naman eh. O yan, ano ngayon ang maibibigay mo sa kanilang tama? Eh namumuhay ka sa kasinungalingan. Di ba? 19.5 yung binasa natin, 19.9. Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan at ang nagbabadya ng kasinungalingan ay mamamatay. Kung namumuhay ka sa kasinungalingan, mamamatay ka. hindi ko na iisip ng marami ito. Kasi nga, yung kwanang laman, yung diwa ng laman ang nasa kanila, hindi talaga yung spiritual na bagay. Ano? 12:22 ng kabikaan. Ito napakatindi ho rito. Ano yun? 12? 12:22. Mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Pero mo, salit-saling sabi na ang nangyari. Na December 25, di umano, sinilang yung Jesus. December 25, di umano, dinalaw siya nung tatlong hari. Di ba? Pero wala ka nang mababasa. Ayan. Mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon.
Kung nagkakalat ka ng kasinungalingan, eh, kasuklam-suklam yan. Beintiocho quince ng Isayas. Beintiocho quince. Sapagkat inyong sinabi, tayo'y nakipagtipan sa kamatayan. At sa siol o libingan, ay nakipagkasundo tayo. Pagka ang maigpit na kasakunaan ay dumaan, hindi darating sa atin sapagkat ating ginawang pinakakanlungan natin ang kabulaanan at sa ilalim ng kasinungalingan, nangagkubli tayo. Malaki ang epekto ng kasinungalingan na yan eh. Bakit ba may gulo? Dahil sa kasinungalingan. Bakit ba may digmaan? Dahil sa kasinungalingan. Lahat niya, no? Lahat. Yun ho yung punot dulo, kasinungalingan. Nabubuhay ang tao sa kasinungalingan. Kala natin, sandali lang. Yung mga tinatawag natin, mga petty o yung maliliit. Oh, saan ka na? Andyan na. Pero naando pa pala siya sa bahay. Maliliit yan, pero kasinungalingan. Ano yung maging impact nun doon sa mag-aantay? Pag sinabi mo kasing andyan na, malapit na yan. Kasi andyan na, malapit na. Eh, halimbawa, kung gagaling ka halimbawa ng Laguna at sinabi mo andyan na, ang tagpuan nyo halimbawa ay crossing. Hindi dadalawang oras yan. Magmula ng Laguna ang crossing, hindi dadalawang oras yan sa panahon natin. Ha? So doon pa lamang meron ng kaguluhan nangyayari. Ano mangyayari doon? Kasi nawawala ka na doon sa katotohanan eh. Kasi nungalingan yun. Nandiyan na. So ano ba dapat dating talagang gawin? Sabi mo yung totoo, paalis pa lang ako dito sa bahay. Kasi kalimitan doon sa oras nagkakatalo eh. Bati pa na nyo, 10. Na, 10. E minsan, 9, doon ka palang gigising, halimbawa. Pero 10 talaga yung usapan nyo, ha? So, ano mangyayari ngayon? Hindi ka nakatupad doon sa inyong tipanan. Ano nangyari? Dahil sa kasinungalingan. Nakakainis pa naman yung nagyari. Di ba? Siyempre, kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Yun yung ano, yun yung pinakalunduron eh. Maliliit yan kung ikukumpara natin. Paano kung halimbawa, dumating sa iyo yung ganitong sitwasyon na talagang nagtotoo ka doon sa katotohanan? Yung talagang on time ka na dumating doon sa inyong usapan. Ano magiging sasabihin sa inyong kausap mo? Eh, napakagandang kausap nito. Siyempre, masaya rin tao. Diyo ba? Siyempre, tama. Magiging masaya dahil tumupad ka doon sa usapan ninyo. Eh. So, alam na natin na ang kasinungalingan, maraming pwedeng mangyari. At kalimitan dyan, ang kaguluhan. Ang ending niyan, laging, kung hindi gulo, ay masisira yung pagkakaibigan ninyo. Dahil doon sa kasinungalingan. No. Yan ang gusto kong ipunto. Yung pundasyon ng salitang kasinungalingan na December 25, isang malaking kasinungalingan na gusto mong ipalunok doon sa iyong apo, doon sa iyong mga kapitbahay. Sangayon ka kasi. Uy, para sa mga bata na lang yan. Tayo naman yung nakaranasan ng ganyan, tayo mga matatanda. Yan ang kalimitan na itinatanim natin doon sa tao. Eh, paano kung putulin mo na kaya yung ganon? Matipid pa, Brad. Huwag mo nang pahintulutan. Eh, bakit hindi titipid? Eh, lahat yan gawa ng laman. Kaya nga, diba? Isayas 59:4. Kanina, yung binasa natin ay 28:15. Basahin ko nga ho dun sa magandang balita, Biblia. Pagkat sinabi ninyo, nakipagtipa na kami sa kamatayan at nakipagkasundo na sa siol o libingan. Kaya hindi na kami maano, dumating man ang malagim na sakuna. Ginawa na naming kuta ang kasinungalingan at tanggulan ang pandaraya. Ano ito doon sa magandang balita, Biblia? 28:15 ang binasa kanina. Sa 59:4 naman ng Isayas, 59:4. Walang dumadaing ng katuwiran at walang nananggagalang ng katotohanan. Sila'y nagsitiwala sa walang kawalang kabuluhan at nangagsalita ng mga kasinungalingan, sila'y nangaglihi ng kalikuan at nanganak ng kasamaan. Ayun.
Sa magandang balita, Biblia, hindi kayo tapat kapag nagsusumbong, di rin nagtatapat kung may sakdal kayong ipinaghahabol. Ang batayan ninyo'y kasinungalingan, gawa-gawa lamang, at ang iniisip ninyo ay masamat, pawang, kaguluhan. Kasi nagsimula ka doon sa kasinungalingan, ending yan, kaguluhan. Na, ngayon, tunguhin natin yung Kristo na ipinanganak ng sa kasulatan. Para makita natin yung pagkakaiba nung ipinanganak ng December 25 sa katotohanan. Doon sa katotohanan na ayan. Ano ba yung nangyari doon sa Kristo na nasa kasulatan? Mateo 2:1. Oh, ito yung pinangyarihan. Ito yung nasa kasulatan. Para makita ng marami. Mateo 2:1, Brad. 2:1. Nang ipanganak nga si Yahweh siya'y, hindi yan Jesus. Ang totoong pangalan niya ay Yahweh siya'y. Yan, ipaglilingkod natin o yan sa December 30 kung lulobin. Sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng Haring si Herodes, narito ang mga pantas. Hindi hari. Pantas. Mga pantas or wise men. Mga astronomer ho ito. Sila ho yung nag-aaral ng tungkol dyan sa pangkalawakan. Mga astronomer. Pantas. Mga pantas. Ibig sabihin, marami. Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, hindi lima. Ano, marami ho sila. Ayan. Nalalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silangan na nagsisipagsabi, sana roon ang pinanganak na hari ng mga Hudyo. Yung Jesus, tatandaan nyo, yung Jesus nakita nung tatlong hari sa Sabsaban. Sabsaban, no, ha? Nakita nung mga hari, nung tatlong hari sa Sabsaban. Ito naman, sabi ni Herodes, saan naroon ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? So, yun pa lamang, makikita nyo na yung, bakit ganito yung salita ni Herodes na saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Ayan. Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at narito kami upang siya'y sambahin. Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay nagulumihanan siya pati ng buong Jerusalem. Nagulo. Bakit ito ganun? Kasi iniisip ni Haring Herodes, ito yung papalit sa kanya. Kaya nga ho dito, nasaan yung hari ng mga Hudyo? Ayan. Nagulo ngayon, ito yung buong Jerusalem. Buong Jerusalem, ha? Pati yung mga iskriba, yung mga high priest, nagulo sila. Kumbaga, nagulantang sila na mayroong ipinanganak na magiging hari ng mga Hudyo. Eh, sabi nga nila, wala namang ibang hari nung time na yun, kundi si Herodes. Yan. 4. At nagkatipon ng lahat ng mga pangulong saserdote, chief priests, at ang mga iskriba ng bayan, at siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ang Kristo. At sinabi sa kanila, sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkakasulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem na lupa ng Judea, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Juda, sapagkat mula sa iyo lalabas ang isang gobernador at na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. So, hula, ito yung katuparan. Na, 7. Nang magkagay tinawag ni Herodes ang lihim ng mga pantas na lalaki, hindi tatlong hari, ha? Pantas. At kanilang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiraon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol. At pagkasumpong ninyo sa kanya ay ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. Ito yung pagmamaniobra o pagmamanipula
ni Herodes doon sa mga pantas. Kasi ang nais ni Herodes talagang patayin itong sanggol na ito. Hindi para sambahin. Patayin. Para patayin. Ano? Kasi ang nasa isip niya, ito yung magiging katunggali niya, kapalit. Kapalit niya. Masyadong advance ang pag-iisip ni Herodes. Na, at sila pagkarinig sa hari ay nagsiyaw ng kanilang lakad. At narito ang bituin kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat na kinaroroon ng sanggol. At nang makita nila ang bituin ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At, 11, nagsipasok sila sa bahay. Hindi ho doon sa sabsaban. Ang pinasukan nila na ay bahay. Ano yung nangyari doon sa pinanganak noong December 25? Nakita nung tatlong hari sa sabsaban. Hindi, ang laki ng pagkakaiba. Yung Jesus na ipinanganak noong December 25, isang malaking kasinungalingan, ito yung katotohanan na at nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya at pagbukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inhandog nila sa kanila, kanya, ang mga alay na ginto, kamangyan, at mira. Ano yung mira, bro? Ayan o. Alam niyo ba kung ano yung ibig sabihin ng salitang mira at bakit? Bakit tatlo? Bakit gold? Bakit to gold at saka yung tawag dito? Kamangyan? Ano? Mira. Tsaka yung mira. Ano ba yung mira? Yun ho kasing mira na tinatawag, ito ho ay dagta. Dagta ng isang puno na nagngangalang mira. Dagta? Dagta ho siya. Na ginagawang pabango. Ah, galing. Alak-alak. Hindi ho. Ito ho ay isang uri ng puno na yung dagta niya ay ginagawang kasama dun sa pabango. Bukod pa yung kamangyan. Ah, magkaiba ho yun. Yung kamangyan, yan ho yung pagkaho, yung pinauusok. Yung ginagaya ng katolik. Ayan. Yun ho yun. Yun. Tama ho yun. Bakit ho ba gold? Bakit ho kamangyan o frankincense na tinatawag? At saka ho yung mira na tinatawag. Ano ho ang layunin? Kasi ho yung gold ay para dun sa hari. Mm. Di ba siya hari ng mga Hudyo? Ayan. Hindi ho. Doon sa sanggol na ipinanganak, doon sa Kristo. Ayun o. Para sa kanya. Kaya nga yung alay na yun, para doon sa sanggol na ipinanganak eh. Ano ho? Kasi di ba siya yung hari ng mga Hudyo? Siya yung hari ng mga Hudyo. Kaya yung gold, sumisimbolo ho doon sa kapangyarihan o kaharian. Kasi hari siya. And then, yun naman nung frankincense na tinatawag o kamangyan naman, ay para doon sa pagiging saserdote niya. Ayun. Ano naman yung mira? Yun naman nung mira, kung mapapansin ninyo na ginagamit sa pabango, para doon sa kanyang magiging kamatayan. Kaya ho, tatlo. Hindi ibig sabihin na tatlo yung kanilang ibinahagi o ibinigay, tatlo ho yung nagbigay. Hindi ho. Tatlo lamang ho yung ibinigay pero marami sila. Ano? So yun. Yun ho yung kasaysayan yan kung bakit. Ginto, ano? Ginto, kamangyan, at mira. Gold, representing royalty. Frankincense, representing priesthood. And myrrh, representing death. Kamatayan. Diba, binigyan siya ng sari-saring espesya o pabango. No, ayun. O tuloy natin. 12. At palibas ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. So, nangyari dito, sinabihan sila ni Yahawa sa panaginip na huwag nagsilang magbalik kay Herodes. Ano? Ayan. 13. Nang mga kaalis nga sila, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip at nagsasabi,
Magbangon ka, dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at tumakas ka hanggang sa ito, at dumuon ka hanggang sasabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain o patayin. Ano sabi ho diyan? For Herod will seek the young child to destroy him. Ayan. 14. At siya'y nagbangon at dinila ang sanggol at ang ina nito sa kinagabihan at napasa Ehipto. 15. At dumon hanggang sa pagkamatay ni Herodes upang maganap ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta na nagsasabi, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak, ko ang aking anak. At yan ay mababasa natin doon sa Hosea 11:1. Huwag nyo nang basahin. Ilagay nyo na lang, i-record nyo na lang. 16. Nang magagay nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam at nagutos at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nanga sa Bethlehem at sa buong palibot-libot doon mula sa gulang na 2 taon hanggang sa pababa, alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagkasiyasat ng mga pantas na lalaki. Ibig sabihin, yung Kristo ay 2 taon na nung dumating yung mga pantas, hindi ho sanggol. 2 years na. Malaki na. Eh, malaki na ho. Isip na yun. Di ho ba? Eh, 2 taon na ho. Hindi yan yung kapanganganak pa lang. Samantalang yung December 25 na ipinagdiriwang ng napakaraming diumanong mga mananampalatay at mga Kristiyano, Katoliko, ay sanggol. Ang laki ng diferensya niyan. Ano, dun pa lamang, medyo talagang kasinungalingan na talaga yung ipinanganak noong December 25. No. So, 2 taon yung Kristo. Bakit ko pinaghiwalay yung Kristo at saka yung Jesus? Yung Kristo kasi pinahiran niyan, Mesiyas. Yung Jesus na binabanggit nila, yan yung Diyos-Diyosan na ipinagdiriwang ng napakaraming mga nagsasabing mga mananampalataya, mga Kristiyano. Diyos-Diyosan ho yung Jesus na yan. Na, o tuloy natin. Nang magagay naganap ang sinalita sa pamagitan ng propeta Jeremias na nagsasabi, isang tinig ay narinig sa Rama, pananangis at kalagim-lagim na iyak, tinangisan ni Raquel ang kanyang mga anak at ayaw na siyang maaliw sapagkat siya'y wala na. Saan natin mababasa ito? Jeremias 31:15. Jeremias 31:15. Ganito ang sabi ng Panginoon, isang tinig nang narinig sa Rama, panaghoy at kalagim-lagim na iyak, iniyakan ni Raquel ang kanyang mga anak, siya'y tumatangging maaliw dahil sa kanyang mga anak sapagkat sila'y wala na. So natupad ho yung hula na yon sa Jeremias 31:15. Bakit? Pinagpapatay ni Herodes yung 2 taon pababa na mga kalalakihan. Parang may istorya din to kasi kahalintulad nung kay Moises na pinapatay ni Parao yung mga kalalakihan, yung mga sanggol. Ganon din ho, ganon din na nangyari dito sa Kristo. Na 19. Ngunit pagkamatay ni Herodes, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto na nagsasabi, magbangon ka, dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumatungo kasalupain ng Israel sapagkat nangamatay na ang nangagmimithi sa buhay ng sanggol. At nagbangon siya at dinala ang sanggol at ang kanyang ina at pumatungo sa lupa ng Israel. Datapot ng mabalitaan niya na si Arkilaw ang nagahari sa Judea na kahalili ng kanyang amang si Herodes ay natakot siyang pumatungo roon at palibas ay pinagsabihan ng Diyos sa panaginip ay napatungo siya sa sakop ng Galilea. At siya'y dumating at tumahan sa isang bayang tinawag na Nazaret upang maganap
ang sinalita ng mga propeta na siya'y tatawaging Nazareno. So, dito pa lamang sa Mateo 2:1 hanggang 23, lumalabas po na yung Jesus na ipinanganak noong December 25, mali. Lahat ay pawang kasinungalingan. Mali, lahat. Na, mali lahat po yan. Ngayon, ang tanong, ipalulunok mo ba sa iyong anak, sa iyong apo, yung December 25? Eh, nasa sa iyo na yon. Kasi kalalakhan niya yan. Ano ibig ko sabihin ipalunok? Ituturo mo ba? Pipilitin mo bang ipakain yung kasinungalingan dun sa iyong anak, dun sa iyong apo? Mahirap makisama sa mga hindi na kinigi. Eh wala, o talaga naman bingi yan. Mga bingi, bulag. Oh. Sabi nga, parang wala rin ipinagkaiba tayo nung una. Mga bulag tayo, mga bingi. Bagay. Ano? Ayan. Ayaw makinig. Kaya nga, kumbaga, kung paanong pinagdaanan natin yan, sila ganun din. Kaya ngayon, naiintindihan natin sila. Naiintindihan natin. Ang layo nilang natin dito ay bigyan sila nung babala. Paalaala. Na ano, kung ikaw ay namumuhay sa kasinungalingan, marami kang batas o kautusan na sinasalangsang. Yun lamang sabihin, huwag mong ipagkalat ang kasinungalingan, dapat hinto mo na yon. Yung sasabihin mo, edi, yung Pasko sa mga bata na lang, huwag mo nang ilagay pa o sabihin pa sapagkat ikaw nagdadagdag ng kasinungalingan. Yun lang pagpupuyat nila. Diba? Ay, ayan o, pagod. Pagod, pera o salapi. Wala. Lahat yan. Ay, wala na, ubus na. Wala na, ubus na. Kaya nga o, pagdating ng Enero, kakamot-kamot na naman yan. Puro utang na naman. Yung iba talagang... Nilawag gastusas ba de? 24. Ba, 24? 24, 25. 31. Pero yan. 31 ang pinakamalaki. So, yun lamang, ho. Grabe. Na. So, ibig sabihin lamang, yung Jesus na ipinanganak noong December 25, fictitious. Isang malaking kasinungalingan, ho, yun. Kaya nga, alimbawa, ito, may makakapanood nitong video ito. Loobin nawa, niyahawa, nabuksan kayo. Mag-isip-isip po kayo, sapagkat, kumbaga, yung salitang kamatayan, laging nakabingit yan. Kaya nga, sinasabi ko nga, ho, nung nakaraang pag-aaral natin, bakit ba maraming nangamatay dito sa nangyaring sa drugs, tungkol sa drugs? Tingnan ninyo ho yung background ng magulang. Baka ho yung magulang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ano ba sabi doon sa 20 talatang 5 ng Exodus? Yun daw kamatayan hanggang ikatlo hanggang ikaapat na salin ng life. Baka humamali ako ng interpretasyon ng ganito ho yan. Limbawa, akong magulang, sumasamba ako sa Diyos-Diyosan. Yung aking naging anak, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung inanak nung anak, sumasamba rin sa Diyos-Diyosan. Papasok sa kanila yung Exodo 20 talatang 5. Ngayon, yung isa naman, ako yung magulang, sumasamba ako sa Diyos-Diyosan. Yung aking naging anak, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, putol yung ikatlo hanggang ikaapat na salin ng lahi. Papasok lamang ho yung ikatlo hanggang ikaapat na salin ng lahi. Kapag yung aking anak sumamba sa Diyos-Diyosan, yung naging anak sumamba sa Diyos-Diyosan, yung naging anak sumamba sa Diyos-Diyosan, papasok yung 20 talatang 5. Ano? Ngayon, kung halimbawa, yung naging anak ko hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, putol yun. Bakit? Hindi parurusahan ang anak dahil sa kasalanan ng magulang. Yun ang lagi ko sinasabi. Ezekiel 18:4. Hindi ba nyo alam? Pag kayo sumamba sa Diyos-Diyosan, hanggang sa apat na lahi ang... Kasi may ituturo mo kasi doon sa iyong anak yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Gulay-gulay lang yun. Gulay-gulay lang na yan. Totoo. Ako sa apo. Totoo yun. Kaya nga, sabi ko nga, ilan yung namatay na yan? 20,000? 25,000? Hindi naman, ang naging dahilan lang naman yung drugs eh. Yun lang ang naging dahilan, pero sugsugin mo.
Sugsugin mo yung magulang. Ano ba yung paniniwala niyan? Ano ba yung relihiyon niyan? Ano ba yung pananampalataya? Sugsugin mo. Baka yung magulang niyan, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hoy, yun yung naging kabayaran. Eh kasi kamatayan eh. Masarap ba naman pag sumunod sa kaluga ng Diyos? Eh, isang malaking correct ho yun. So yan o ha. Matipid pa brad, wala kang gastos. Wala ho, wala. Lahat pagka ikaw ay sumunod sa kalooban ng Diyos o ni Yahweh, lahat ng, yan naman kasing kapayapaan, eh, hindi naman nabibili yan sa palengke. Ang nagkakaloob niyan, yung Diyos. Oho, kahit anong dami mo ng salapi, ano, kahit anong dami mo ng pera, hirap pa rin, brad. At wala kayong kapayapaan, wala eh. Parang ganito lang. Ang dami mong pwedeng bilhing pagkain pero hindi mo makain yung pwede mong bilhing pagkain sapagkat ano, may sakit ka na eh. May sakit na. Yun ba? Katulad ng pinsan ko, brad, mapira siya. Mm. Sabi niya, tipid ako ngayon dahil di ako makakain ng ganito. Dahil talagang nandiyan sa kanya lahat, aircon nga eh. Mm-hmm. Lahat, buong bahay, CCTV hanggang sa Newgan, CCTV dahil siyempre takot na nakawan. Mapira, daan ngayon. Hindi siya makakain ng lahat dahil pinasok sa diabetes eh. Ay, wala na ho. Yun na yung sinasabi ho natin. Kahit anong dami ng pera mo, may million ka. May million ka, pero pinasok ka na ng sakit, may gusto kang kainin, may mabibili mo, pero hindi mo naman kayang kainin. Muli po, kung lolobin po ni Yahweh sa 30 ng Disyembre, meron po kaming isahang pagtitipon. At kung nais po ninyo, ah, doon sa mga nandito lang sa Pilipinas, nais po ninyo na makilahok sa amin, mag-comment po kayo dito sa amin pong doon sa comment, yung below. At kung gusto po ninyong dumalo, ay amin po kayong inaanyayahan. Alas 10, kung lolobin o, alas 10 dapat nandun na. Uh-huh. So, pang wakas na conclusion po, yun pong Pasko ng December 25 ay isang malaking kasinungalingan. Wag na po nating ituro doon sa ating mga naging anak at magiging apo. Ano po? Namumuhay lamang kayo sa isang malaking kasinungalingan at ang dulo niyan, ang lundo niyan is kamatayan. Muli po maraming pong salamat. Isang magandang araw po sa bawat isa. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahweh. Maraming pong salamat. Isang magandang araw po sa bawat isa.